Hi guys, welcome back to my channel. Okay, konting business and stock news po muna tayo ngayon. As always, tuwing gabi. At ang topic po natin, yung paboritong-paborito ko pong REIT. Sa lahat po ng REIT, ito po talaga si AREIT. Ang paborito ko, of course, sucker po for Ayala Corporation, no? Kasi talagang bilib na bilib po ako, no? Sa pamamahala ng Ayala. At maganda po ang balita. Napakaganda po. Umpisahan na po natin kung bakit nasabi kong parang lumilipad ang AREIT. Ayan, no? So sabi po dito po, no? Sa balita po, no? Sa Mercado Barkada, AREIT declares record high dividend. Mas mataas po na dividend ang pinamigay nila, ipamimigay nila this quarter compare sa lahat ng quarters na nag-declare na po sila ng dividend. Buting tingin po natin ang sabi po dito, no? Nag-declare daw ng dividend na 53 cents per share. Ang laki po niyan just for one quarter alone, no? Payable, kailan babayaran? September 13. Uy, pakape naman kayo, pa-burger kayo. May mga AREIT po dyan. Okay, sa lahat ng shareholders, record as of August 30. Okay. The dividend is 1.92% larger. Mas malaki po than AREIT's first quarter 2023 dividend, no? Kasi 0.52 cents yata per share yung nakaraan na quarter, no? Yung may mga pa 0.01 na po yan, malaking bagay na po yan, no? Ayan. So, ang annualized yield daw po, no? Pag ito po ay ating tinake into consideration, no? Nag-improve po from 6.14 to 6.25%. Wow! Ang laki na po yan. 6.25%, no? The total amount of dividend is 933 million, which is 91% of the almost 1 billion po ito, no? In distributable income that AREIT reported for the quarter. Okay, guys. Very, very important po itong 91%. Kasi yung iba pong mga REIT, no? Minsan, ang ginagawa po nila para makamit lang po nila, no? Yung mataas na dividend yield. Minsan, sobrang laki po, sobrang laki na pinamimigay nila yung 91% po na ito, no? Kasi kailangan, no, at least 90%, no, ng income ay distribute as dividend. Pero yung iba kasi, since kulang yung income po nila, para masabi mapunuan lang po, minsan nagde-declare sila, minsan lagpas-lagpas pa sa income po nila para maabot lang po nila yung ipinangako po nila, which is hindi po natin gusto po yun kasi detrimental po yun sa company po, no? So ang gusto po natin, ito ang nakikita po natin, ito na i-increase po nila ang dividends po natin, na hindi naman po sila within po sila, no, a healthy limit na 91%, no, kasi ang low po 90%, eh. So 91%, very very healthy. Ibig sabihin po talagang galing po sa income lahat. Very very good po ito, no? So the dividend increase, AREIT's total stock and dividend return 48% up from its pre-dividend total return of 46.26%. This is the highest regular quarterly dividend that AREIT has ever declared. To po yan. Okay. So, maganda po yung mga sinabi ng author po nito. Ano po tingin po natin, no? Sabi po dito, 12 quarters na daw po dire-diretso na hindi bumababa ang dividends po ni AREIT compare sa previous quarter. Ibig sabihin, it's either na-maintain nila yung dividend or natataasan nila, which is very very good. 12 quarters na po since nag-IPO po sila, na nag-umpisa lang po sila ng 0.34 cents per share. Imagine that. Ilang taon lang po ito? Tatlong taon lang po ito. Nasa 0.53 na po tayo. Ang laki na po ng itinaas ng dividends po nila. Imagine kung noon mo po nabili ito. Lumaki na po ng lumaki na lumaki ang dividends na nakukuha po ninyo. Kaya actually, no, kung napanood niyo po yung video ko kaninang umaga, eh talagang sa akin lang pong palagay, mas gusto ko po ang REIT kesa po talaga sa Pag-ibig MP2. Kasi ang Pag-ibig MP2,
fixed na po kasi kung 6%, ganun lang mo kumuha. Ito talaga nag-i-improve yung dividend niya, pataas. Imagine, no, na-list po ito noong 2020 kung hindi ako nagkakamali. Ayan, 34 cents. Ngayon, 53 cents na per quarter. Ang ganda-ganda po na nangyayari, no? Ayan, AREIT's performance is boring good. They've added assets to their portfolio. Nagdagdag po sila. Asset for share swap. So, napag-aralan po natin to in previous video na maganda po ang asset for share swap. Kadalasan po, nagiging accretive po ito. So, win-win po para sa lahat po, no? So, although nagkakaroon ng dilution, pero in the grand scheme of things, maganda po ito, no? Tumataas po ang FFO per share. Tumataas din po ang dividend sa atin. Kahit pa konti-konti yan, yung konting galaw-galaw na po yan, lamantyan po yan. Nag-i-improve, maganda po para sa atin, no? So, they've done all things that an investor would want from REIT. No surprises. Very good. Thank you po sa management ng REIT. At masaya-masaya po ako sa lahat ng viewers ko, sa lahat ng mga kaibigan ko, kamag-anak ko na may REIT. Congrats po sa inyong lahat. Okay, ang GCash ko po nasa baba. Padala nyo po ang pampaburger ko. Okay. So, ang iniisip lang po ng author po na ito, no? Ang concern lang po niya talaga dito, yung sinasabing work from home. Kasi parang it's here to stay na po, eh, no? Na talagang madadrag na yung commercial leasing sector going forward. Mukhang pahina ng pahina daw po ang office space. Ako, hindi ko po alam. Pero as of now, parang totoo po, eh. Talagang mahina pa rin po. Kahit sa Makati, mahina pa rin po talaga office space, no? And sabi niya dito, i-consider din natin daw yung AI. Paano yung AI, no? Kasi yun nga, marami nang gumagamit ng chatbot kaysa mag-hire ka ng tao na sasagot, makikipag-usap sa mga kliyente na humihingi ng support, eh baka kayanin na ng chatbot, so baka magbawas pa. Mabawasan pa po ang mga tao na pumapasok sa office at mabawasan pa ang pangangailangan ng mga companies na mag-hire ng tao at yung space baka liitan pa po ng liitan. Kaya siguro kailangan daw po, sabi niya dito, kailangan pa po mag-inject ng mall as a defense po na hindi po bumaba ang dividends po natin, no? Or yung FFO per share din po natin. Alright. So kung titingnan nga po natin, ito po, in-screenshot ko po yung galing sa First Metro ko po. Ayan, wala po talaga ng 2020. Ayan, pataas po ng pataas yung kanilang dividends po, no? Ayan, dire-diretso po. Hindi po sila pumapalya na bumababa, no? 52 yung first two quarters po ng 2023. And then ngayon, third quarter, 53 ba? 54? Nakalimutan ko. Tandaan. Thunders na. Okay. Pero basta, nag-improve siya. Ayan ang importante. Palaki ng palaki. Ang dividends. Ayan, no? And kung titingnan po natin, no, yung kanilang revenues ay tumaas naman po, no? First half, oh, kung compare natin from 2.3 billion naging 2.9 billion. Earnings per share from 1.08 naging 1.16, no? For kung i-compare natin yung 6 months to 6 months last year. Of course, no? Hindi naman po yung earnings talaga ang tinitingnan po dito, yung funds from operation po, no? Ayan. So, tuloy po natin. Isa pa pong nagustuhan ko po dito, yung book value per share po natin, 34 pesos per share, no? Tumaas din po ng konti kung makikita po ninyo, 34.11 last year po ito. 34.23 na po ngayon. Nag-i-improve po ang book value per share, no? Against po ng price na 34 pesos, nakikita ninyo nyo, 1:1 yung yung book value per share tsaka yung share price, no? So, ibig sabihin, no, sa mga tao na importante po sa inyo ang book value, hindi lang po yung income, sa mga, kasi may mga taong takot, no, pag yung book value masyado mababa compared to share price, eh ito po, eh, you are backed by properties. Yung book value na to ay properties po ito. So, alam mo yun, may soundness, peace of mind po kayo, no? Ayan. Ano pa po? Ayan. Of course, nagkaroon po ng konting dilution katulad po na sinabi ko po sa inyo kanina, no? Noong last year po, 1.5 billion lang po ang shares, outstanding shares. Ngayon po ay 1.76 na po billion ang outstanding share. Nagkaroon ng dilution. Pero maganda po yan, yung mga asset for share swap po yan. Nakakabuti po iyan, no? Alright. Ayan. So, nung titingnan po natin yung revenues, tumaas po talaga, no? Although, makikita nyo po dito, ang laki na itinalo from 2.3 billion, no? Naging 2.9 billion. Pero kasi,
Pagdating yung pag ginawa mo na siyang per share, maliit lang po talaga ang ginam po niya. Kasi nga, syempre, nagkaroon po tayo ng dilution na pa. Ayan. So yung sa income, mukhang malaki pag tinignan nyo, 1.08 na naging 1.16. Pero of course, dahil nga may dilution, so hindi naman po ganun kalaki. Pero nag-improve po. Sayang din po yan, no? Ayan. Ay, mali. Per share na pala ito. Nag-improve. So maganda. Maganda po, no? Nag-improve per share. Very, very good po para sa atin, no? Thank you. Thank you, Ayala. Salamat po. Ayan. So I think they are working very, very, very hard. And yung cash flows po, nag-improve din po, no? Yung cash flow from 1.9 billion naging 2.6 billion. Ayan. So very, very, very good. And tingnan lang po natin, no? Ito po ay, kailan ito? June 2 po yata ito nangyari, no? Itong materials na, I mean, disclosure po na pinublish po nila. Tinignan ko lang po yung mga previous disclosures po nila. Ayan, nagkakaroon po talaga na sila ng mga asset for share swap, no? Na transaction nila with Ayala Malls, no? And North Beacon Commercial Corporation, no? Nagkakaroon po sila ng asset for share swap. Ayan, so siguro malls po ito, tsaka offices space din po, no? Ayan, malls. Nakalagay po dito, malls. At offices, no? Ayan, sana puro malls na lang, no? Wala nang offices. Nakakatakot yung office, nakaka-allergy. Okay, and then nung earlier this year, alam ko parang January po ito sinabi, ayan, may mga asset for share swap. So I think dire-diretso lang naman po ito na asset for share swap kasi ito na po talaga ang trend ng REIT. Puro asset for share swap po iyan kasi po syempre ang mga company po natural po gusto nilang umiwas sa mas malaking tax. Pag pinasok po nila sa REIT ang kanilang assets, babagsak po ang kanilang taxes, so lalaki po ang income po nila. Kaya gustong gusto po nila ito na nagkakaroon ng asset for share swap. Win-win po sa lahat. Ang talo po dito yung gobyerno, syempre mas maliit ang makokolekta po nilang tax. Sa tingin ko po ganun, tama po ba ako guys ang aking intindi? Paki-comment nyo po sa baba. At ang iiwan ko po sa inyo na tanong bago po tayo maghiwalay ngayong gabi, sa tingin nyo po ba na yung work from home may here to stay? Magtatagal po ba itong work from home? Hindi na ba tayo babalik sa opisina itong mga BPO, itong mga IT po na ito, no? Katulad po IT. Hindi na ba babalik ang trabaho po natin sa opisina? Talaga bang permanente na tayong work from home? Katulad po kami, ilang araw lang po kami sa isang buwan pinagre-report sa office, no? At sa BPO, parang ganun din po. So, ganun po ba? Nag-reduce na rin kami sa office. Nag-reduce na rin po kami ng office space na inuupahan. Sa tingin nyo po ba magtatagal ito at mag-worsen pa? Pa-comment nyo naman po sa baba. At yung AI ba, yung artificial intelligence, makakaapekto ba ito sa REIT? Sa ano po sa tingin po ninyo guys? Pa-comment naman po ng inyong thoughts, ng inyong insight po para po dito. Alright, so nasa bottom na kaya tayo ng kalungkutan ng mga offices, no? At ang tanong, may panggagalingan ba yung next wave ng uupa ng offices, no? Bukod sa BPO tsaka IT, meron bang mga susunod na uupa na magdadrive talaga ng magandang income? Revenue para sa ating mga REIT. Of course, gusto natin maging successful ang ating mga REIT kasi syempre panalo po tayong mga investor, no? Ayan. Ayun, disclaimer na po, lahat po ito yung opinion ko lang po, no? I'm not promoting or discouraging anyone to buy or sell shares at ito po yung katuwaan lang po natin. Hindi po to financial advice. Please do your own research bago gumawa ng any financial decision. Please like, subscribe, share, hit na notification bell, mag-comment lang po. Salamat po always sa inyong support. God bless po sa inyo. Happy investing guys. Bye-bye.